Med nga agahon. Good morning. Good morning. Agi na pangabay nung tanan sa pagtindog. Pangamoyot at malinong atong kagulingon sa atong mahal nga makaako. Moyo kita. Tindog. Napangabay ang tanan sa pagtindog, ma-pre kita. O Ama namon, yung langit nun, inadayaw ko namon ang nagapasyamat kami, Lord, sa imong kayo, sa kanyang mga inadlaw nga nagdaliwan, sa imong pagtao, itmiyad niyawa sa among tanan. Gabi-gabi, good Lord, ang ako ng mga kauturan na priyan ko, nga nagabatyag ko anda mga kalawasan ko may pinabatyag sanda. Napasamatan ko dahil uwa mo man sanda siguro pagpapay eh. Kabay lang nga. Ara kagid Lord sa amo ng mga luyong nga uwa ng kapabaya. Kabay gid, naprihan ko sanda kaya nga adlaw. Nga kabay gid ginoong kunsin man sanda o sa mga daganon sanda, kabay lang nga imo gid sanda nga ba. Updan nga makabot o dya para makapamati man Panginoon at imo nga pulong. Kabay gid Ginoo, sa imong mga kaayo sa amon, ginapasyamatan ni nakon. Gabigid sa ginghatag mo nga bagong adlaw. Nagapasyamat kami dahil intawan mo kami, mayan niyawas kusog kabakod. Kabay lang ay mo kami ipagayo sa anuman yung mga problema, anuman yung mga disgrasya. Iwas mo kami, Panginoon. Gabigit sa makaagalit niya sakit. Ikaw gilang Lord ang amon ginatugyanan dahil ikaw gilang Lord ang makaluwas sa amon. Ayaw gid kami pagpabayi Ginoo sa amon niya mga paghugag sa adlaw-adlaw sa amo niya pagpangita nga wa kagid nagakatakait pagbulig sa amon. Ikaw gilang Lord ang makahatag it miyad niyawas kusog kabakod sa amon tanan. Nagaproblema ang mga kanakan mo dahil sa wa sanday it mga trabaho. Kabay lang nga magpuot yon ang harang sakit. Magpadayon it puot. Ginasalig ko lang sa imo Ginoo, kabay gid niya mapatawad mo kami sa amon yung mga kasaganan na nahimo sa imong atubangan. Salamat sa panibagong adlaw at panibagong kabuhi na amon Lord niya aging tao mo. Nabalik ko ang pagdayaw sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning sa tanan. Buksan naton mga himnal naton kag diri sa whiteboard may ara man. 131. Kataw naton nga may kalipay sa atong tagipuson sa bungaga. Thank you.
Tama, 154. Salamat sa pag-join sa pagkanta. Pabilin kita sa pagtindog. Magbasa kita sa dinalan sa kasulatan. Basa ko diri sa John chapter 3, a common passage to all of us. John chapter 3, verse 15, down to verse 18. The Bible says that whosoever believe in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Ang Ginoo magapakamayo sa iyang pulong. Kabalik kami sa pagpungko, palihog, mag-pray kita. Our Father in heaven, Lord,
Thank you, God, sa bag-o nga kabuhi ginhatag mo, bag-o nga adlaw nga konsidiin ma-experiensyahan naman namon ang imo grasya. Salamat, Ginoo, sa katuto mo sa kabuhi namon sa bawat isa nga imo mga kaungan. Salamat, Ginoo, sa imong pag-preserve, pag-protect sa bawat isa, Ginoo. Kag sa sining adlaw, makadangop kami sa imo, sang tingob, agud nga dayawon ka, himayaon ikaw, kabay pa ang bawat parte sang programa namon sining aga will redound to your glory and to your honor. Lord, patawara kami una sa tanan sang amon mga kakulangan inihimo namon sa imo tubangan. It might be nga nakasala kami sa amon mga pagpanghambal, sang amon nga mga pagpanulok sa mga amon una-una. Kag sa amon hulag, patawara kami, tinuloy kami, Ginoo. Kag kabay pa nga ikaw gid ang magabukas sang amon kasing-kasing kagunahuna, labi na gid ang pagpamalandong sang imo mga pulong dugay-dugay. Tugutan mo nga ang balaang espiritu amo ang magahatag sing pagtudlo sa tagsa-tagsa sa amon. Nga ang imo pulong ini hindi manginsayang kundi ini magahatag bunga sang amon kabuhi bilang mga Kristohanon. Kani Ginoo, nagatugyan kami sa imo kag nagapangamuyo, opdan mo kami kag kabay pa papatyaga kami sa imo presensya. Hindi pagtuguti ang yawa or ang amon kaaway nga si Satanas nga makadisturbo sa amon sa sininga aga. Likupi kami, Ginoo, sa imong gamhanan nga kamot, Ginoo. Kag pangamuyo kami sa amon mga kauturan nga pagpayan pa lang sanda o dya. Kabay pa nga makaabot man sanda nga safe kag may kalipay, makatingob kami sa pagdayaw sa ngalan mo. O Ginoo, ginatugyan naman sa imo bisan pa man ang amon mga kauturan nga may mga ginabatyag sa lawas kag hindi makapagsimba kaya nga aga. Ikaw mag-extend sang imo healing sa ila, Ginoo. Puligi sila kag imunan mo ang ilang mga kinanglanon, labi na gid ang financial agud Ginoo maprovidean ang pagpakal sang ilang mga gamot o sa ilang mga bulong. Inatugyan ko man ang amon mga kauturan nga mga old city o mga old people namon, mga Kristohanon nga mga senior citizens, Lord, we are praying for them. Continue to bless their life kag kabay pa nga ang ila kabuhi mangin amon, mangin ehemplo sa amon, Lord, that in spite of their old age they are still serving you. We are praying, Lord, kabay pa nga kami bilang imo mga kaulangan nga bataon sa pag-alagad, tugutan mo nga mangin matutom pagit kami dira sa imo. Kabalo kami nga ang kalibutan subong ang iya influence, ang iya Ginoo hat nga kwaon ang among atensyon na hindi kami mag-focus dira sa imo. Kuligi ang bawat isa, Ginoo, nga mangin aware kami sang iyang mga metodo, sang iyang nga pamaagi nga to the point, Ginoo, nga magtabang ang amon relasyon sa imo o amon Ginoo nga gana dira sa imo. O Ginoo, tagay kami sing awareness sina, tagay kami Ginoo sing paghalong sina, Ginoo. May gitugin man amon bisan pa ang amon mga kauturan abroad. Hindi namon makaupod sila, but thank you, Lord, sa sining online streaming namon that kahit papano Ginoo makapakigupod sila, kag makapakigupod kami sa ila. Kag ang imo mapulong, Ginoo, madulong sa ila. Kabay pa nga ikaw gid magabulig, bisan pa sa mga viewers namon online. We are praying, Lord, na ikaw makamaayo. Kag sa sining pamaagi sa gihapon, ang pagtubo espiritual sa gihapon, ila may-experiensyahan kabaabot nila.
Lord, ginatugyan naman sa imo nga ining amon sitwasyon, nga although mabatyagan ang medyo naghagan-hagan subong, but Lord help us nga hindi kami magkampante. Help us nga sa gihapon ang amon nga protocols ma-observe sa gihapon namon. Lord, ginatugyan naman sa imo may ang amon gobyerno, ang amon nga presidente, down to the local officials. We are praying, Lord, for the wisdom na gamito nimo sa gihapon. Nga sa gihapon matagaan, prioritahan ang kausa ni Kristo Jesus at ang spiritual nga aspeto sa tagsa-tagsa ka mga rulers namon. Kabay pa, nga gamitin mo ang mga Kristohanon nga ara dira, use their life as a light and soul sa tagsa-tagsa ka mga offices nila. O Ginoo, ginatugyan mo namon, bisan pa ang mga frontliners namon. We're praying for our frontliners. Continue to protect them, Lord, to do their duty, to do their work. Ginoo, ikaw Ginoo mag-protect sa ila families. O Ginoo, ginatugyan namon. May mga Christian doctors, friends kami, Lord. Kag even mga nurses ng ara sa frontline. They are, ara dira sila nagpakig-upod yun sa mga na-hit sa COVID virus. Kag Ginoo mag-protect sa ila. Ginatugyan mo namon, Lord, bisan man ang palabuton ng election 2022. Kabay pang ikaw, gid, maghatag kaalam sa bawat Kristohanon to pray earnestly to the one nga amon ibutuhan, Ginoo. Kabay pang ikaw, gid, maghatag kaalam that help us not to be bribed by any exchange, Lord, nga ibutuhon namon sila. Kabay pa nga ikaw gid maghatag sa amon sing stand, Lord, to vote wisely according to your will. So ginamon na sa imo, giyahan mo ang mga Kristohanon na hindi man sila puntani madala sa pagpanghaylo sa kwarta nga ibaylo nila ang ila rights to vote properly. Ito ginamon sa imo, may kag ginasalig namon bisan pa man ang ministries sa Sininga Church. We are praying sa gihapon ikaw gid magapanguna ang ministries and church, bisan pa man ang centers, ang mga Bible studies, bisan pa ang discipleship program sa tagsa-tagsa ka department, ikaw gin magapakamayo kag in your own time, Lord, kabay pa kun tani mabalik namon sa normal ang mga pagtililipon sa bawat department, bawat D groups namon, ginatugin namon sa imo. Bisan pa man ang mga key leaders, ang mga leaders Ginoo, ginatugin namon sa imo, ikaw gin magapakamayo sa Sininga Church sa gihapon. Thank you for giving us leaders to fulfill sang imong ipatuman para sa imong mga kanakan as to equip the body of Christ according to Ephesians chapter 4. Ito ginamon sa imo na amay, Lord. Ginatugay man namon bisan pa ang tagsa-tagsa nga kabay pa nga sa gihapon amon tagaan panahon ang pagpangsugid sa mga balita in any way, in any platform, Lord, buligan mo ang bawat isa because that is our responsibility nga i-spread out ang gospel ni Jesus Christ. So, Lord, ginatugyan naman sa imo, dan mo kapis magpadayo naman, kabay pa ikaw magpanguna, tagay ka-home ang imo pulong, tagay ka-alam ang imo alagad sa pagdalasin ni. And we are praying for the churches who are doing the same. Kangay sini, nga naga, sa gihapon nagawali sa mga balita, kaginomaga, hatag simpatipik sa imong mga alagad behind your pulpit, Lord, as they proclaim the message of Jesus Christ toward your people. So we commit everything to you and we are hoping, Lord, that somehow ang imong pulong magahatag sing pagtubo, pagpatubo sa tagsa-tagsa sa amon. Nabalik naman ang tanong pagdayo, pagpasalamat in Jesus' name. Amen. Right? Before tayo magpamati sa pulong sa Ginoo, magpamati sa thank you.
flesh among men. You walked my road, you understand. Servant King, friend to me, you saved my soul, washed my feet. Here I'll bow, give all to you. Lord, I want to be like you. All I want, all I need, more of you, less of me. Take this life, Lord, it's yours. Have my heart, have it all. I will walk in your ways, love your word, seek your face. My reward, my soul pursuit, to know you more, to be like you. All I want, all I need, more of you, less of me. Take this life, Lord, it's yours. Have my heart, have it all. Namin sa mga nun. All I want is to be like you. Namin. Alright. Mayong aga. Sa uman, mayong aga tanan. Hello. Good morning. Daro na lamigan ka mo. Balad nyo pagkota na ginapahayo ato ni Erko na. Si Dira Kampi sa kay ano. Kay Tatay Boy. Lamigin na niya tayo. Lamig na kayo git. So, patsyakan nyo naman, diba labrat, hindi na rarar. Lamig, no? 1-4 lang muna. Ang bayad. So, kada palya sa nga ito niya nga, no? Gabayad git kita ya?
kada palihar sang aton irkonti sige lang. Alright, so sa uman dalayaw ng Ginoo nga last Sunday of the month of November. Last Sunday na ba, no? So next month December na kita. Kag na-notice nyo, subong bala ang mga tinion na linsang pag-pandemic kani. Ang mga balay wala na kayo sa ano, no? Mga Christmas light. Gagamay na lang, no? Wala gid kayo baga. Hindi daw apektado gid. Pero abi nyo, ang pandemic, kung pamangkuton ka mo bala, ano ang nangin nadulot sa inyo nga mga pagpakamaayo sa pandemic kani? Kung pamangkuton daton ka kulingan, Lord, ano gid ya ang na-serve nga lesson? Ano na himok? Ano nakuha ko? Ano na learn ko nga lesson out of this pandemic? Pamangkot kita pala sa aton kagalingon. Have you tried to ask yourself sa sinang pamangkot, ano ang na learn ko nga lesson sa sining pandemic? Or ay han bangod sining pandemic ang akon relasyon sa Dios na closer pagit? I mean, hugot pa. Eh, ba? Try to reflect sang sitwasyon ta. Ayhan, iban sa ato na apiktuhan sa trabaho, sa mga pagpalangitan-an. Sino man bisubong ang wala na apiktuhan? Lantawa wala ang mga luxurious company. Nagkalasira na, nagkalasirado na, nagkala-close na. Ha? Tungod sang shortage. Sa kung ano lang, ang tao, wala man mo, ga-control sang kwarta, tungod kay, wala takabalo kung hasta sano ang ining pandemic. Yan eh. Blessing lang sa iban nga nagpadayon ang trabaho. Nga kahit pa paano, bisan tuod nga, ginatawag mo lang, hindi straight yung ila duty, pero may ara income kahit pa paano. Ang iba naman, tungod sa pandemic, nag-uso ang backyard gardening. Hindi ba? So, damo, sang na-serve ng lesson out of it sa tagsa-tagsa naton ka mga kabuhi. Isubong naman, ang trending naman, may mga nubyuhanay na nagkabulagay sila tungod sa ilang choice of whom ang ilabutuhon. May ara gani sa Facebook, no? Nagbulagay sila. Kaya ang isa mo ni iya gusto, ang isa mo ni iya gusto, sinya bulagay kita. Hindi kita gali ka isa sa ato niya nga pagbuto. I mean, damo, if you try to reflect as what I have said, grabe ang nangin-nangin na dulot nga apekto sa aton. Kag sometimes leadership has been tested through this pandemic. Now si sino kaya nang tag-iya sa Watson man member sa CCF pala no. Kagsang pandemic damo-damo kami damo-damo sang open opportunity to enhance our learning because mga online nga mga studies gina-offer free. And gina-grab namon ng opportunity free mo. As long as katsakto ang instant, tsakto ang biblical base siya, grab it. Free. So damo-damo nga nahatag sa amon nga pagpakamayo. Online nga mga ano, online nga mga blessings coming from mga servants of God nga konsidin willing nga magbulig nga hindi na makakadto sa iban, hindi na makapakal books tungod kay mahal na kayong books. Ara gina-offer nila online streaming. Kanami. And sa mga fellowship, wala, mga fellowships, pastors fellowship, tungod sa pandemic, wala na niya nahimo. Wala na ang actual event, wala na face-to-face event. The online, virtual, aras sa gapan ng blessing. So kahit pa paano, sa sining mga bagay, nagaka-encourage sa gapan kita. Sa aton diri gani, gina-reduce na to ng aton attendance every Sunday from tatlo ka grupo, ginreduce natin sa two groups. Kahit paano, wala, ang iba ng mga Kristohanon,
Pastor, hindi kami kalantaw sa live kaya Facebook, wala man kami amon eh. Or basit ko, next year naman, itugot sa Ginoo, magtingbanay naman kita, or mag, ano gani, face to face naman kita, kung na-vaccine ang tanan eh. Sino wala pa ma-vaccine? Ate, pray ka mo, anay. Pangamuyuan nyo nga magka-vaccine ka mo. No? Wala man ipilitay, ano? So, pray for it. God will protect you if you are willing to protect yourself. That's the principle. He will protect us if we are willing to protect ourselves also. So, amo na. Alright, so, let's talk about leadership sa gyapon. Last na nga Sunday, sa ginatalopango natin about leadership. Now, there's a lot of types of leadership nga makita natin sa mga libro, mabasa natin sa internet, maaral nila, makita natin. But the best defined kind of leadership is being exemplified by the Lord Jesus Christ, and that is called a servant leadership. May mga kinds of leadership, as what I have said. Lantawang tabla. May arasang ginatawag nga at least mga common, no, nga mga kind of leadership ini. Just to give this overview sa inyo for you to know nga may ara, galikahan nga isa na nga mga kind types of leadership. May ginatawag nga authoritarian leadership. Sa sining leadership, nga kind of leadership, sining authoritarian leadership, or it also refers sa ginatawag nga autocratic leadership. Meaning, there is one person making the critical decisions. Sa isa ka hugpong, sa isa ka grupo, may ara sa isa gidya ka maghatag lang sa final say niya. That's the kind of authoritarian, may authority siya. Leadership ang ginatawag. Alright, so, sa sining bagay, ang authoritarian leadership na-associate ini sa ina sa iyang mga statements. Ang statements pala nga, I prioritize my own learning over those of the team. Authority siya, ako yan ang pinakataas. Second, nga kind of leadership, may ginatawag nga participative kind of leadership, or it is commonly called democratic leadership. Ang participative leadership or democratic leadership welcome everyone's opinions and encourage collaboration. Nami, no? Muning nami nga, muning isa sa mga nami man, no? Actually niya, participative leaders are part of the team. He is part of the team. Leader ka, part ka sa team. Amo ni siya. Kag it associates sa iyang statement amo ini, if I prioritize the group's learning, it will benefit my role. Amo ni iya. Sige nga, kung i-prioritize ko ang group, ano na learn sa group, makahatag sa akong benepisyo as a rule, as my role bilang bilang leader nila. I welcome those with opposing views because it will make the end product better. So, amo niya ang iya. Amo niya ang gusto. Alright? Number three, nga kind of leadership. Overview lang niya. Delegative. Delegative leadership. Meaning, siling niya, delegative leaders separate themselves from the group and chose not to participate or interrupt the current trajectory or project. Gusto lang niya mag-delegate, pero kung ara na gani, mapalayo siya. This is the kind of leadership nga ginatawag delegative. Delegate nilang ang trabaho, and then when it comes sa pag-participate na, palayo na siya. Hindi na siya gusto nga mag-intra. Managali ang delegative leadership. And then, ang number four, na kind of leadership, visionary. May palananaon. Visionary leadership is comparable to what? Authoritative leadership style. Visionary leaders have clear long-term visions.
May planning siya ahead of time. Vision. Hindi ba lang, kung lang, inalabang, anong itawag niya na? Kung ano lang da? Kung ano lang da? Come with me. Samo na siya. Visionary. Sila niyo, may ara pa. Number five. Number five kind of leadership. Coaching leadership. Coaching. Common ini sa basketball. Di ba? Coach siya. Siya nagalantaw sang dalagan sa game. And then, kung may ara, tira, gusto niya i-coach ang isang player, pahiga doon niya, kag-istoryahan niya. Coaching leaders. A coaching leader is able to identify other team members' strength and weakness. Kanami ba sang, nag-attend ko ba sang seminar, sang people's, or solving the people's puzzle. Kanami na, no? I-identify mo ang weakness and strength sa isang katao. Para maka-jive ka sa iya, you have to learn it. Tunan mo siya. Studyuhan mo siya, ang strength, kag-weakness niya. Kag kung diin, kamo mag-jive, dito ka mag-fit in. Nami, no? Sa muna ang kind of leadership. Ano ba? Ano pa nga kind of leadership? Damo-damo na explanation, pero ginaano ko lang, no? Ginasummarize ko lang. May ginatawag nga democratic leadership. Ini nga kind of leadership, sila nga, all team members are encouraged to participate and share ideas. Collaboration. Nami lang, ano opinion mo sini? Ano imong paglantaw sini? Mayo yan eh. And they will come up sang bagay nga ginhabuyan sang opinion sa bawat isa. Karami man yun, gina-encourage mo pag gina-accumulate mo ang mga opinion sa bawat team members. Democratic leadership is successful in highly skilled teams where members can provide fruitful contributions. Karami man yun, yung kind of leadership. Ah, sa atin, brother, subong sa Pilipinas, ano kaya atin form of leadership style or democratic, di ba? May alaman kita ng parliament. Democratic kita. Ha? So, amo na. May mga pros and cons actually, no? Ano pa? Commanding leadership. Gaya pa gini. Commanding leadership, ginatawag ni Dre, the leader has clear goals and objectives that they communicate to the team and expect others to follow. They put procedures and policies in place to create structure. Grabe ni, very itemized. Plastado. Kind of leadership. Commanding leadership is typically used when other team members don't have skills or expertise. Siya niya ang nagahimo sa pamaagi. Amo ni bala mo ba? Daw life coach man gapo, no? Dari fe, subong bala. Ang aton sa mga kapulisan, may ara kita sang life coaches. Mga pastors na ginbutang dira. Sa pag-mangin coach nila when it comes to spiritual aspect. Tanan nga mga police station sa whole Philippines, butangan din asang life coach dira. Nga able nga mag-tudlo sa ila when it comes sa mga spiritual nga bagay. So, muna. Another kind of leadership. Transformational leadership. Maning style, no? Siling niya, ang ining kind of leadership na ginatawag, ano ini, effectively gain the trust and respect of others who want to follow them. Best nga example, nga motivation is ang imo life as a leader. If you want to be followed by your followers, you have to project to them or to show to them your life. You know, sa counseling, bala, may ara, nag-sangunan, may privilege kita nga naka-attend bala sang counseling, nothetic counseling, sinariks, banderwire. Amo nang katulog sa mong sa down nga ginakuha nila, tagpila ka bulan na. Naka-attend ko sa unang sa Cagayan, sa Word of Life, pila lang to.
So ginano lang niya ang mga hindi sa detalye, pero ang mga ingredients ba lang tama ka applicable when it comes ang counseling type. Pag-deal sa mga tao nga may problema, paano mo i-counsel, paano mo i-lead. And very effective na labi na sa pastoral care. Now, so on and so forth, damo dira ng mga kind of leadership. But the best example, as what I have said, the kind of leadership nga gin makita nato sa Bible is the kind of leadership which is demonstrated by the Lord Jesus Christ is a servant leadership. Siling niya sa Matthew chapter 20. Okay? Pasahan mo lang natin. And this would be our lesson this morning. The servant leadership. Okay? Verse 26. Actually, ang story dre, if you are going to start verse 20 of Matthew, ang isa ka nanay nag-ayo sa kay Jesus nga ang iya doon kabata, ibutang niya sa position bala. Son of Zebedee. Now, let's read verse 20, starting verse 20 down to verse 28. Matthew chapter 20. Okay, basahon naton sang sinabtanay, sabat-sabat kita, starting verse 20. Una ko verse 20 and then mag-response ko mo. So verse 21 down to verse 28, tungano naton na yung 28. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him and desiring a certain thing of him. Verse 21, ready? Tanan ka mo? Begin. Verse 22, but Jesus answered and said, you know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, we are able. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Even as the Son of Man, dunganan ta balik, verse 28, begin. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Now, aton makita dre nga Jesus Christ, he was trying to demonstrate the kind of leadership nga in, wala na mention sa ginbasa tagaina. And this is unique. Servant leadership nga ginatawag. Gin-example ni Jesus Christ, this is the kind of leadership in whatever groups or should I say even sa church, ini makita kuntani. Wala nyo na-notisyan nyo nga ang Ginoo naghatag sa mga key leaders sa church. Under functions. Kay kung sa church, tanan leaders, wala nasang sumulunod. Ano ba? Now look at Ephesians chapter 4, verse 11. Diba, nanotice nyo nga ang church naton may ara sang key leaders nga ginatawag.
kag mind you, ina gift sa Ginoo sa church. Look at this, verse 11. And Jesus gave some, or He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Iban sini nga gift ang detalye ara sa 1 Corinthians chapter 12. Siling sa Ginoo, siling niya amo ni. He gave some apostles, some prophets, iban sini nga ang prophets wala na ning exist subong after sang establishments and church and Jesus ascended up to heaven, wala na ning exist ang apostles. Ha? Mga apostoles. And some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Nga kinahatag sa Diyos ni. Kinambal nato, they are the gifts of the church as a body of Christ. Jesus as the chief cornerstone, is the chief shepherd. He gave to His body some apostles, some prophets. Iban sini, wala na nag-exist. Prophets, wala na. Maghambal ka, apostles, they are the first witness of Christ's resurrection. They're the first witness. Wala na ni. Referring primary sa 12 apostles ni Jesus. Wala na nag-exist after na-established ng church. Acts chapter 2. And then prophets, they are the foretellers. Nag-prophesy. Subong ara, subong bala, may mga prophets, nga nag-prophesy. Nag-prophesy sila nga. Muna, you know, wala na nag-exist actually. Why? Because God giving us the written revelation. The Bible. And we have already the Holy Spirit. Nga maghatag wisdom, kagkaalam sa aton to identify, lalo na sa kabuton sa Diyos. Kag when it comes ang mga prophecy, ara ng pulong sa Diyos, kinatag. Ano pa? Some evangelist, ini nag-exist pa ni. Ha? Evangelist, magampal ka evangelist, they are the preachers of the gospel. Sige niya, it has in mind those who are specially gifted at sharing the gospel, commonly called the missionaries. You know, may mga missionaries kita nga ginapangamuyuan. Lalo na ang mga foreign missionaries natin. May mga local missionaries natin, pero ara sa critical field of mission. And I know some very critical. Have you remember Pastor na budlay no ano ang ngalan tungod kay hindi sila pwede ma-expose na nagwali sa aton Mission Emphasis Week? Remember them, mag-asawa ha? During sa aton Mission Emphasis Week, very critical to hilaya nga field. So we are praying for them and we are supporting them actually. Keep on praying. May mga missionaries kita. Ngara dira. Evangelist. Ano pa? Ang ginhatag sa Diyos sa iya church. His body. Not only sining ang mga tao. Ano pa kid? Some pastors and teachers. Hindi pong sasayas kasimbahan. Tanan na lang pastor. Wala na sang kabudlay kaya magwali sa pastor. Pastor, pastoran mo. Budlay. Teachers. And these are actually ini nga mga tao, they are given the privilege labi na gid sa spiritual nga aspect sa tawo.
Lainnya may worldly leaders. May worldly leaders. What Jesus referring here is actually sa iya body. Spiritual aspect. Ang purpose, amuni, verse 12. Why Jesus give this leaders, key leaders, the church niya, his body, ginatawag na church. For what reason? For the perfecting of the saints. That is why may mga D groups leaders kita. Di ba? May mga leaders kita sa aton mga departments. Nakuha nyo? Na-sense nyo ni? And sad to say, kabudlay, no? Kabudlay, wala mag-show bilang leaders. Kabudlay. Paano kasundun sa iyo, followers? Paano kusundun? Ayan, sang, si Paul, nagambal, very confident si Pablo, pagkabali Pablo, be a mimic of me. Be a followers of me. Why is saying that? Because Paul is confident enough nga ang iya kabuhi, manginigsampo sa ila. Kabudlay, magambal, kasundan nyo pala ko, pero hindi makita sa iyo. Di ba? You know, leadership, budlay. What Paul is saying, be followers of me as I follow Christ. Then Paul, you have to follow me because I'm going to pattern my life to Jesus. So we have a pattern na ginasunod. Tiyan mo na yung ginambal. That is why si Jesus Christ naghatag siya sa mga key leaders sa churches. Sa iya body. Because He want these leaders to be used by what? By the perfecting of the saints. That through these key leaders, His people, the body of Jesus Christ, the church, will become a mature believer. That is why we need your prayer. May isa ka quotation. Siling niya dali. May picture kung tanin niya. Wala ko lang mabutang da. Siling niya, followers will never know how hard the leader tries to create a path. Followers will never know how hard the leader tries to create a path. Budlay, no? May mga ginatahak kita nga dala noon nga kabudlay. Ha? Siling niya, encouragement niya, siling niya, love your mentors, leaders, pray for them. That is why we need your prayers. Pray for the key leaders at church. We are also susceptible sang trials, sang problems, nga even to the point nga we lose our momentum to lead you. Realidad na. Nakita nyo lang siguro, ngati, ang mga key leaders natin, ligon, but behind that, may mga trials man, may mga problema. May araman leaders, ngati, puno sang pag-criticismo, puno sang pag-criticize ang iyang mga followers. And sometimes, okay man na ang criticism as long as it is what? Constructive. Pero kung criticize, nga to the point nga gubaon na lang, ate. Constructive criticism is good. As long as nga ang imo motive for him or for the leaders, nga mangin aware na ti, may sayup ka, may, that is why, no? That is why, frankly speaking, kinanglan man namo ng inyo pag-criticize. Kinanglan namo ng inyo pag, ano gani? Eh, hindi man kami hero, champion nga bala na namo tanan. That is why kinanglan namo ng inyo opinion. That is sa aton, there is a church, hindi niya, ano gani ang aton nga, kind of form of leadership, there, congregational. When it comes sa decision making, ano gani? Kinahaboy sa body na. And the church members, magano sang ila opinion. That is why may ara kita ng gani,
ginano? Ginabutuhan. In some point, in some areas, wala kita nag-agree. We don't agree each other. But by principle, sa pulong si Gino, we need to agree what the Bible is saying. Huh? But lie. That's why we need each other. We want your prayers also. Amo niyang purpose sa Gino, why He gave key leaders, why He gave leaders to His church, called His body, the church. For the perfecting of the saints. Primary purpose, para mag-mature ang mga, magligoon, maghamtong. Kabudlay ko mag-leader, nga ikaw nga leader, hindi man hamtong. No? That is why, ang purpose, why Jesus gave leaders to His church, and Jesus knows nga ina nga leader ara sa iya ang ano gani ang maturity. Paano ka malip? Paano kita maglead kung kita mismo immature nga leader? When it comes sa aton decision making, when it comes sa aton stand, and it is only by the grace of God. Di ba? For what? For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. Magamang ministry, broad din eh. Ministry sa Ginoo, damo. Ministry ang Diyos. Ano ang ministry sa church? Ano ang aton ministry nga ginahimo? Ha? Damo kita ministry. May ara kita choir ministry. Kasi Ma'am T, kinambalan ko na siya kung ano. May mga special number, ipalantaw mo man sa akon. Wala sa choice. Kaya mo natin stand. Ay, ginapalantot, lantaw pala ni Ga. Kung kisa, kaya pa bungol-bungo lamang ko pala. Kaya namihan ko kung kisa mo, kukas na siya. Bilantot, okay na siya. Nga mo niya mong kantahon. Lalo na pala ang lagabong. Well, I don't need to comment on that. Yeah. Kaya mo na. Work of the ministry. In other words, these people, kinbutang sa Diyos, sa iya iglesia, ang kinatawag iya lawas, to lead the ministry, to lead the work, primarily. Ang worldly leaders, ginhambal kayo na, may ara sang delegative, may autocratic. Kung isa, hindi sukwahi sa pulong sa Diyos. If you want your followers to follow you, lead them. Ikaw, kita nyo si Alexander the Great. When Alexander the Great, may isa sila ka battle nga ginaupod sa iya mga tinao. Sa isa ka isla. Sang ang iya mga tinao nakatabok na tanahan, ready for the battle, ang ilang mga bangka pinangsunog na ni Alexander the Great. At dito nagkuha ang maxim, burn your bridges behind. Why? Wala na sang reason nga maka-atras pa, kaya wala na sa salakyan pabalik eh. Pinangsunog niya. And the kind of leadership, very brave. Patay kong patay. Hold your ground. Burn your bridges behind. Inabalang pwede nga reason nga maka-atras ka pa, siya wala na. That is why, muni, sila ni Jesus, are you willing to die? Amang ipamangko si Peter, 3 times, diba? Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Tend my lamb. Feed my lamb, tend my sheep. Di si Peter, wala kagwanta. Kag-entertain niya ang mga kulpa. Ano name mo niya? He even denied your master. He even denied Jesus Christ. In other words, sila ni Jesus Christ, Acts 20, bila? No? Ano ginambal ni Jesus Christ sa mga leaders?
And this is our responsibility again. Hoptan sa Diyos as the Lord called us to the ministry. Verse 28, take heed therefore unto yourselves. Grabbing responsibility. Sa key leaders of church, bilang mga pastor, sila niya daw, take heed therefore unto yourselves. May aral niya sa karapatan ng responsibility kung hindi mo halungan. Ah, amali Jesus. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit hath made you overseers to feed the church of God. That is why we need your prayers para sa amon bilang mga pastor. Yeah. Which he had purchased with his own blood. Tako kayo ni nga responsibilidad bilang mga pastor. That is why we need your prayers. Tama. Hindi namo ni himay mo. It might be nga may mga kristohanon nga wala na nagsimba tungod sa amon budlay na. May na-Istanbul tungod sa pastor. Budlay. That is why ining greater task nga ginhatag sa Dios sa iya mga alagad. Ha? Take heed therefore, halungan nyo, bantayan nyo, lalo na ang ina-spiritual kabuhi. That is why it is our responsibility as your pastor. Hindi man kami perfect. Hindi kami yung hero. Ginatuman na namon ang command sa amon commander-in-chief. That is why I encourage you, kung hindi kami nalamihan sa pastor, please tell him frankly, kinanglan na muna in a mature way na i-discuss ina mga biyan. Hindi nyo pag-ilibod, maguba ang alan sang Ginoo. Ano pang diber naton? Nakuha nyo? Why? We need each other. We need to strengthen each other. Sharpen irons, di ba? May mga kakilala ko, may mga classmates kami, may mga kilala kami, mga pastors. Kasi, ambudlay pagit nga, pareho pastor ko pa na eh. Di ba? Iya muna. Kung isa, nag-intra pa kita. Honestly. That is why, budlay ang responsibility sa isa ka alagad ng Diyos. Why? Siling sa Ginoo, the flock nga imo gibantayan, the flock, I purchase it with my own blood, Jesus said. I purchase it with my own blood. Kabay pa. That is why, kung imo lang tawon, gin-explain diri ni Paul, the word pastor means shepherd. It speaks of those who tend to the needs of the flock, spiritually. May isa ka church pala nga, may mga members nga may damo workers mo sa church, nagatawag sa secretary na, sino mawali sa Domingo? Pag hindi niya type, hindi siya magsimba. Gabi. Amo ito may ara na rin sa ato. Tawagan, anay, bla. Pamangkoton, anay. Sino mawala sa Domingo man? Kabudlay pag inaya to. No? Okay na lang mani amo ni, ang aton. So, amo na. Greatest responsibility. Huh? A servant leader seek the glory of his master. Amo ni siya ang kind of leadership nga gineksimplify ni Jesus Christ.
John 7:18. Look at John 7:18. Okay? John 7:18. He that speaketh of himself seeketh his own glory. But he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness in him. In other words, a servant, Jesus says, said, a servant leader seek the glory of his master, the one who sent him, God the Father. Ang himaya iya sa Diyos. So, meaning, a Christ-like leader is a bond servant of Christ. That is why, kung imulang taon, a pastor means a shepherd, shepherding the flock, taking heed the flock that God gave to him. Sinis ang Bible, he should be a bond servant of Christ. Under shepherd. As a shepherd, we are under shepherd. Why? Because we have commander-in-chief, the Lord Jesus Christ. Bond servant. Ephesians 6:6. Anong ginamba sa Bible? Ephesians 6:6. Not with eye service as members, as men pleasers, but as the servant of Christ. Huh? May ara man tod nga type of leadership nga daw men pleasers. So, amo nang ginambal ni Jesus rin sa Bible, not as men pleasers, but as the servant of Christ. Kamo nga may ginahandol, kamo nga may mga teachers, mga leaders, muna sila. Why? Because their pupils, their students, look at on her, on them. I mean, what kind of teachers ka? Huh? So, sa mga organizations, may mga leaders kinaya. Di ba? Ang gina-appoint ng officers, serve as a leaders also. Sa church, may mga officers kita. Sa isang Bible, dapat ikaw nga leaders, makita sa imo ang good example. You will be a good leader. And kung magtanaw na ito, may mga qualities. What is the good qualities of a servant leader? May mga qualities na. Diba? Sa atong sabong sa Pilipinas, ang atong leader, grabe man. Grabe man ang pag-criticize sa iya. President Duterte, diba? Instead of praying for him that God will somehow enlighten his mind and even makakilala sa Diyos. Kita bilang mga critics, no? Amo na kita, no? Hindi natin malikawan mo, ba't nga nag-criticize man kita? Silingre, not with eye service as men pleasers, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. May araman to leader nga, sige lang, kung hindi ka muti, may araman nga ti. Ang ako lang, ang gusto lang eh. May mga muna, di ba? Ang kind of leadership. Pero kung simulan taon rin, you have to reach those who are unreached, those who are, inabrang, nautakaan ka na sa iya. Inabalang, kung hindi ka muti, paala ka muna. May muna. Pero si Jesus Christ, bisan pang makasasala o putya kaon ganito. Why? Because he wants to reach out those who are outcast. Namiyaan si Jesus mag-reach out sa mga outcast na tao. The kind of leadership mga ginambal niya. Basin kung sa sinaang area siya kabuhi, wala pa siya nag-grow. Reach them out. Lead him. Disciple him. Diba? Not men pleasers, but doing
the will of God. Reaching out to the outcast will sa Ginoo na. A servant leader sacrificially seek the highest joy of those he serve. Anong ginamali Jesus? Matthew 20:26, balagay na, ginbasa natin. He came not to serve. May ara leader nga namian nga serbisyo ka, no? Ari, oh. Matthew 20. Verse 26. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be the chief among you, let him be your servant. Verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Grabe nga pag-example ni Jesus, no? He sacrificially seek the highest joy of those he served. He came not to serve, to be served, but to serve. Siya mismo. Dunduman yung story. Ikuha niyang basin. Trapo, he washed his disciples' feet. He is willing to go down the level of being a utility just to demonstrate the kind of leadership and humility sa isa ka leader. Amo si Jesus. Wala siya nagkari nga para servisyuhan. But he served. He gave his life sacrificially for the joy of the people. For the people not to experience hell. He don't want, anong ginamal niya? He don't want that any should perish but all should come to what? Repentance. And that is Jesus. He even reached those who are outcast. He even willing to step down to the level of ano lowest kind of work or job para lang mapakita niya ang hinatawag nga kind of leadership, servant leadership. Philippians 1:25. And having the confidence, I know that I shall abide and continue with joy all for your furtherance and joy of faith. Huh? Philippians? Philippians 2, I mean, Philippians 2. 9. Wherefore, God also hath highly exalted him. And give him a name which is above every name. Preeminence of Jesus Christ. That at the name of Jesus, every knee should bow of things of heaven and things in earth and things under earth. Time will come. That's what the Bible says. Time will come that every nation, every tongue, every tribe should bow at the name of Jesus Christ. He will rule, finally. Saan sa niya kalibutan? So, muna, makita na doon. And even, ginamba niya dito sa may Philippians chapter 2, bula, verse 5, siling niya, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. But what? But made himself of no reputation. This is the doctrine of kenosis. Emptying himself. No? And took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death. Servant leadership.
be clothed with humility, obedience, even to the point of death, just to follow his father's will. A servant leader will forgo his rights. Grabe, no? A servant leader will forgo. Sige lang. Just to accommodate sa imo. Okay lang. Ibuhi lang ko. Nami, no? A servant leader will forgo his right rather than obscure the gospel. Forgo niya. Sige lang. Para lang, ano gani? Para lang kitiya mapulpil ang plano sa Ginoo nga masiran ko siya sa gospel. And then, and other way around, sige lang. At least para, kung tugutan ko na, mag-ibuhi ko, para ikaw ako ni, i-accommodate ko yung opinion, for him ma-realize na ito, itaktugin man gali siya. Itaktugin man gali. Gabi naman si Jesus. Hmm? You know, sige, ang ginawa mo na eh. Kung anong gusto mo, ang galing kayo may ginhatag ginoong alam sa'yo mo, to choose the right thing. Whether you choose your will or you choose the will of God. Pwede tigutan sa Ginoo nga imo gusto. I-forgo niya for you at the end nga ma-realize na mo, ni mo, naton, nga sakto gid man si Jesus. Hindi ba? May mga muna nga bagay. Kita mo ang story bala sang prodigal son. Ginprosigin niya ang gusto. Ginsunod niya ang gusto niya. At the end of the day, may realization. Na-realize niya, sakto gid man ang akon naman. Ang Diyos amo na akong ama. Pero ang Ginoo, magbalik kasi siya, he is still open his arm, willing to accept us. The father of the prodigal son, he longed for how many long months para magbalik ang iya son. Just the way Jesus Christ pictures here. Even to the point nga ikaw magpasaway sa iya, but Jesus Christ still open his arms to accept us if we are willing to go back. Karami isang type of leadership, no? Nga mayara si Jesus. He is willing to forgo his right. Huh? A servant leader's anticipate and graciously accept the time for his decrease. In other words, may mga tion, no? Sa mga churches, may mga pastor emeritus. Gulang na bilang pastor, retire na. That is why nag-groom kita sang leader. Ginag-groom na to. Kaya hindi tanan nga tion, nga effective ka, may isa ka common saying nga nagambal, the strength of an old is the exuberant of a young. And I learned that from my mentor. Kasi nga, hindi talang tihon ng mga epektibo ko nga leader. So while effective ako, siling niya, kuha ang tanan na pwede mo maubra, makuha, at magamit mo sa ministry sa Diyos. The strength of an old is an exuberant of a young. That's why, kanami, may mga leadership style sa mga pastor, mga tao, mga man of God, nga aton na ginano, ginamimic, ginakopy some of the principles why they are being effective leaders sa church, sa isa ka-organization. Gift na actually, this is the gift. Gift na ginatag sa Diyos. Ha? To complement. 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 12, diba? Ara na ang mga giving of gifts. Like every Christians born in Jesus Christ, may gift gid na nga ginhatag ang Diyos. Iban gani, multi-gifted. Gifted. Multi-gifted. May iban na mo na eh. Para ano nga purpose? Sinigis yung Bible, Ephesians chapter 4, gina. For the saints to be what? To be equipped. For the saints to be mature for the ministry of the Lord Jesus Christ. Ah? Balikan natin, and as we close, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.
the key leaders whom God put in His body as a church for the perfecting, for the ministry, and for the edifying. That is why, Pastor, hindi ka naging maka-edify sa amon. Puli ka na. Hindi ba? Pangamuyo ka na sa ibang nga church. Hindi ka na maka-edify. Kawain na. Amon nga sabihin, pero na, ha? Ati, siling ko na, ati, patunon talang. Why kita yung may total ara man si Pastor Ritzik. Ara man si Cyril. Hindi ba? Ano kaya aton man? Hasta ka lang talaga ginagamit sa Diyos. That is why servant leaders accept and graciously accept the time of His decrease. Wala na. Bago naman na yung transition, bago naman yung leadership. Wala na. So, amin ang ginagamit sa John 3:29-30. Amin ang ginagamit ni Jesus. Lang tawa pala din. Si John, nag-recognize siya nga gusto niya ang makita sa tao sa iya si Jesus, no? Tandaan ba lang? John 3:29. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who standeth and heareth him rejoice greatly because John 3 29:30. That bridegroom voice, this my joy, therefore, is fulfilled. He must increase, but I must decrease. Ano ang prinsipyo yun eh? Nga makita natin. Kapag pa nga, ang makita natin yung pagpakamayo, may isa bala ka tao, sinin ko, hindi mo pwedeng isikway mo ang imo leader. Kay failure siya sa area sa iya kabuhi ng sining area. How about sa ibang area nga naghatag siya blessing sa imo. Ah, mimigo ko nga pastor ng ambal. Ginambalan ko siya. Sige, hindi mo pwede nga ma isikway mo siya tungod kay na failure siya sa sining area sa pagpangalagad. The other way around, nang i-blessing siya sa imo, na strengthen ka tungod sa sining. Hindi mo pwede isikway. Instead, i-pray, confront mo siya. Agot itong ano, mangin aware siya. Kinanglan siya i-confront, kinanglan siya ano, ikinanglan siya tatlungon, kinanglan siya istoryahan. Servant leadership. So I hope and I pray nga may ma-learn kita bala sa kabuhi ni Jesus, somehow mangin leaders kita. In every way, in any other way, pwede ka mangin leader. Sa panimalay mo, sa organization mo, sa klase mo, kung kisa sa klase, di ba? Kita kang may potential ka, himuong kay butuhan ka, ikaw leader. Tanan nga thesis, tanan nga report, ikaw maopera. I mean, that's what Pastor Richie preached to us the first Sunday. All of us somehow will become a leader in whatever organization. And as a Christians, we need to lead. Sa anong bagay? People to Christ. Lead others to Christ. Especially sa mga friend mo. Lead them. Lead them to the gospel of Jesus Christ. A simple way of leading people to Christ. Leadership, hindi lang man niya ma-describe sa tagpo ng organizations. Even in a small way, you have to lead. You have to practice leadership style. Especially sa servant leadership. So, kabay pa, as what Jesus teaches us to be a kind of leader ng mangin good example sa iba. Ang imo kabuhi, mangin reflected. Mangin reflective, I mean. Na kung mawala ka man, mga malantaw ba, oh, grabe ito siya ng tao. Siya gito ya ang nag-lead sa akon na makakilala sa Diyos. Huh? So, I hope and I pray mga biyan mga kauturan, nga si Kristo Jesus, He exemplified the kind of life nga nakahatag kahamot-anan sa Diyos. The one sent Him.
the lessons now is that all of us will live a life pleasing sa Ginoo. All of us will live a life by the grace of God na makahatag kadayawan sa Diyos. So, live a life nga makita na through sa imong life, through sa akong life, through sa atong tanan, bilang mga Kristohanon, anong ginambal gani sa Matthew na? Let your light to shine. By shining your light to the world, there are people who are watching you. And through that kind of life you live, that will lead them to know about Jesus Christ. Simple nga bagay. Let your light so shine before men, that they there, the people around you, they may see your good works. And they also will glorify your Father. So, what kind of leader nga imo ginapakita? What kind of leadership nga imo ginapakita? To your friends, to your family, sa isa ka organization, sa isa ka church. What kind of leader? What anong klase ko nga leader? Sa mata sang Dios. So, I hope nga sa simple nga bagay may ara kita matunhan sa pulong sa Ginoo. Let's pray. Father God, thank you Lord for your word. You exemplify the kind of leadership, the servant leadership. Even to the point of putting down yourself sa sining kalibutan para nga ang mga tao makilala ang Diyos nga Amay, Diyos nga Anak, at Diyos Espiritu. Thank you, Lord, for your life. Thank you, Jesus, for giving us the opportunity and giving us a chance to know you. Thank you for loving us, Lord. Thank you for giving your Son, Jesus Christ. And thank you for the Holy Spirit who always convicting us when we do sin. And Lord, we pray bilang imo mga kaungaan, nangamon ka buhi magaserbi. Magaserbi nga blessing for others to see Jesus in our life. The way we talk, the way we walk, the way we live our life. Help us, Lord, and give us wisdom, give us strength to lead other for Christ. Glory and honor. We commit everything to you. Bless your word in our hearts. Bless every one of us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Morning and God bless. Mapagkat atong offering, mga bayan sa Sibradya Toy sa pagkuhat atong offering.
nga bayang tanan sa pagtindog ng taon-taon dayawon. Dayawon. Ready? Sing. Dayawon agul ngamay anak sang espiritunyan mga binuat ngatanan sa langit ka sa tutaman. Amen. Ay balita sa pagpungkuan ay balihog. Salamat sa cleaners and flower sponsor Mapisa family. Huh? Ah, next Sunday pa rin eh. Subong ya. Salamat kita sa Mapisa Vincent sa ila pagtinlo sa church. Thank you again. Next Sunday, Pablito Mapisa ang cleaners and flower sponsors naton. Okay, so thank you kid. Wow, may ara kita mga kauturan nga mag-birthday December 3 sa kay Alea Faith Rocky. Ah, si Gaga no. Tapos duha gid sila gali. Si man si Lexin. Lexin Bell. Ah, okay. Si Bella. Happy birthday kay Bella. Yay! Magkakanta kita. Kantahan ta sila. Pili pa siya. Kita yung ala, no? Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Sweeter as the years go by. As the years go by, roots are fuller, deeper. Jesus loves you sweeter as the years go by. We sing a happy birthday. God's love, God's grace, God's blessing. Be yours the whole life. Happy birthday sa kay Alea, kag sa kay Bella, Lex and Bella. Bella, Bell, Guerrero. Okay, happy birthday! Ah, oh, lipay-lipay siya, lipay-lipay siya. Siling niya, kanto ka mo sa balay, kanto ka mo sa balay. December 3 ah? Okay, mayroon pa? Mayroon pa wala? Wala na? Okay, so ma-pray kita, anay. At least kita magpadayon sa ato nga ibang pang mga announcements. Let's pray. Father God, salamat nga maka-pray kami sa amon mga kauturan diri sa simbahan nga magkasaulog sila birthday sa December 3 sa kay Gaga Alea. Continue to guide her kag kabay pang magtubo pagit siya dira sa imo. And I'm praying, Lord, bisan pa man sa kay Bella, kabay pa ini nga unga mag grow siya, kag makakilala siya kay Jesus. Ayahan, paagi sa iya mga kinikanan. Paagi sa ila pagpangabuhi. Nga, ini nga bata, matudluan sing Diyos nun nga pagpangabuhi. Kag ino mag-bless sa iya parents man. Kag thank you so much sa kabuhi nga ihatag mo sa ila, idugang mo sa ila, Ginoo. Salamat, gid. Kag kabay pa nga ikaw magalipay, gid sa ila. Himunan mo pala yun ang mga kinanglanon. Ginatugyan naman sa imo, kaginabalik ang pagpasalamat in Jesus' name. Amen. Alright, happy birthday. Another announcement. Okay. Unidos Fundamental Baptist Church Christmas Celebration and ala? Ala? A baptism? Baptism gali na? Hindi ah. Baptism gali. December 14 kagadra sa now, ang ginbutuhan namon sang orange team ang venue sa Bitter Solem. Dira lang oh. Sa babo lang nila ni Ma'am Nining. So, paunta ang inyong opinion sa ning aga kung gusto man ka mga dira. Kasi may iban pa ka mo gusto nga venue wala. May ara kita. At the same time,
Amo niya niya ang aton nga Christmas program, Christmas party naton as a church. Okay? Exchange gift naton da by family. Ang exchange gift by family. Worth 300. Ha? 300. Ang nabutuhan namo is 300 ang worth sa by family nga gift. Basta may ara gusto nga 500 or 200. Okay? Sige, abe. Unahon ta ang binyo. Any suggestion other sa sining binyo? Sa gusto nyo? Suggestion? Nanay? Nanay? Okay lang dyan. Kasi may ara pa? I-suggest? Imabita tayo, boy, at din ka gusto. Dira man, oh, dira man sa tayo, boy. Oh, sino pa? Hindi nila ar-ar? Basi gusto mo sa windmill? Dira man? Ay, kabay pa makati siya, hindi nila ar-ar ni. Sako-sako man na siya ni. Okay? Okay, ang exchange gift, ang ginbutuhan, 200, 300, 500. So, din ang inyo sino ang gusto. Sino gusto sa 200? Pataas kamot. Why? Sino gusto sa 500? Pataas kamot. Why? Sino gusto sa 300? Why man? Ano inyo pilain nyo, aw? Ah, sige. Sino gusto sa 300? Okay na. Okay daw, 300 ang ginibutuan, ha? So, ang aton worth sang gift by family is 300 pesos. Okay? Pwede mag 300 up, pwede man mag 300 kinubo. Ah, hindi, pwede mag 300 nubo. 300 up. Hindi ka pwede mag 299. Awayan nyo na. Maaway ka mas naka-receive sang gift. Lalo na, kuhaan nyo yung price. Kuhaan nyo. Kaya kung may price, pakita nito. 299.75 man eh. Ah, baaway mo. Masunggod pa na. Alright? 300 up, ha? Vinyo! Okay na. Ala, wala ka dito sa time. Sino yung time, no? Tuesday ini ang 14. December 14 is Tuesday. So, ang time naton, araw, oh. Amo, gid mo na, oh. Basin sa picture lang. Pero sino nakakanto da? Sino nakakanto da? Ba nakakanto ka da? Namin gid mo na? Ate, good. At least confirm, ah. Ara da, better solemn. Ha? Ah. Tapos ang pagkaon, gali, pagkaon is bring all you want. Dala ka sa anong gusto mo dalon na pagkaon. Brad? Engineer? Ha? Pagkaon? Oh, bring all you want. Kung magluto, kaluto kami dalon mo ito, pwede kit. Dito tayo pagkaon. Gusto niyo ice cream? Ice cream? Si Pastor Richie, dumduman niyo sa aton nga kuan, ano to kaning sa kay Pastor David bala? Birthday niya to. Siya to nag-sponsor sa ice cream. Tisubong. Sa iya mangyapon to ang ice cream, bro. Oy, bro. Oy. Wala pa matapos. Sa iya to halin ang ice cream, pero sini ka time. Siya mangyapon mabuol, pero kung sino may sponsor. Ah. Willing siya magbuol dito sa Boracay, kay iya bayaw na ang obra. Pero ang may sponsor sin, oh. Alang-alang, siya may sponsor. Oy, malo, oy, manugpata na lang si Monica. Ipakal pa na sa Pampers karon. Ha? May sponsor ice cream? Hindi na naman pataas ka mo ta. Masikrito lang na kung sino may sponsor, Pastor. Pila kayo, Pastor. 1-5 OB. Mangga. Ano ba flavor na available? Chocolate. Ay, chocolate. Mangga OB. Depende. Kung gusto ka, Pastor, ari 1-5 OB. Kung gusto pa git, Pastor, ari mangga. O, dito ha, kagalon. Ano pa naman? Di, mapot ka, hindi? Mapot ka mo to? Butay. Entrance gali. So, no sa ginambal, 30. I-confirm ko kung ang bata pila. Pero ang adult, I believe, 30 na. Pila lang ng 30. Hindi ba?
Ambot lang tay. Di ba ang senior, pwede siya maka-discount kung may resibo? Hindi ba kung wala man resibo? Ang 20% sa Mercury lang na yatay, ha? Ha? Pwede? Ah, okay. Ilang taon ta, senior? May abilta na, privilege. Pwede. I-confirm ta, no? Okay, ha? So, ara nila. May pamangkot? Question? Nag-isuryahan na si Linlin kag si Yara. Ara nun nilang isuryahan na man? Ice cream? Ano? Uy! Hindi sila ka-attend. Tuesday? Ay, may mga trabaho ni sila. Okay lang kung hindi ka-attend. Basta mga sponsor lang. Wow. Kalau ay manayasay, ano kay mo yaman. Ikaw lang to'y ma-enjoy, ha? Holiday gin man, ha? May holiday subong? Sa December may holiday? At 25 galing na. Ma'am Nineng? November 30, no? Galing kayo lang alang. Ina-announce na na. It's in stop or the 6 sa kay RR? Sige, yeah. Nga, gawa lang ka mo. Or pwede mga live lang, anay. Pwede, ah. Depende na sa ideahan nyo, ah. Okay, malib na sila. Malib na si Engineer. Ay. Hingga ano nga hindi magtiyog ng ilisidera. Alright, so amo na. May pamangkot, clarification. Tendol kita na, baliyog. Mag-pray kita. So kung wala na pamangkot, sulitun ta. Aton nga Christmas celebration, kag exchange gift, kag baptism, at the same time, tatlo ka candidate subong ang aton baptismuhan. December 14, 2021. Aga kita, aga. Alas 8, no? Whole day, galina. So, exchange gift by family, 300. Food, bring all you want. Entrance, 30. Okay? So, amo na. Let's pray. Enjoy kita dito, ma-enjoy kita. Namin ni kay ang social distancing ligwa to dito, tako ang area. Abi nyo, mamunit ka mo tilapia, ang makuha nyo, kiluhon ta, bayaran nyo. Oh, so, amo na ka namin ito. Enjoy kita. Out of this pandemic, ma-enjoy kita gyapon. So, i-observe naman gyapon ang social distancing. Let's pray. May pamangkot, Noy? May pamangkot ka pa? Boy na? Ano pamangkot mo? Ano? Mga kanding, manay mo. Ma-pray na ta. Ma-pray na kita. Let's pray. Father in heaven, salamat sa kalipay nga amo na agom. Alin sa iyo mga pulong, thank you Lord for your example as our master, Jesus Christ. You gave your life to us as a ransom and you live a life nga worthy to be followed. So help us, Lord, to focus on you. Thank you for the gift of leadership na ginbutang mo sa mga churches, sa imo lawas nga ginatawag church. And thank you, Lord, for the leadership from the pastors and workers down to the leaders, the key leaders sa amon discipleship group, sa mga departments Ginoo, sa WOMISO, sa laymen, sa young people, young professionals, sa mga kabataan, even to our music department. Continue to bless this church. We pray that you will give us wisdom as we are going, Lord, to do what you command us to do. Lord, ikaw ginoo maghatag kaalam sa bawat isa sa amon. And let it be, Father in heaven, that you are our commander-in-chief. Nga amon sundon, amon i-copy. I hope and I pray that each one of us will lead a person to the Lord Jesus Christ for your glory and for your honor. Dismiss us with your blessing. And now the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be with us all both now and forever. Amen and amen.